na naman tayo sa isang magandang video dahil ito ay first time. Gagawa tayo ng haul, kung ano-anong haul, kaek-ekang haul. So, ang mga pinamili ko dito ay galing sa aking sariling bulsa, no? Dahil, syempre, sa mga hindi nakakalam, nagtrabaho na ako dito. Nagtrabaho muna ako before ako mag-college next year, no? Dahil gusto ko muna magkapera at makaipon pang uwi ng Pinas. Dahil gusto ko ilibre muna ang sarili ko. Ito ang mga binili ko at wala nang paligoy-ligoy pa. Tara na. Okay, so dahil dito ako medyo napabili ng marami, ay uunahin natin ang Forever 21. Kahit walang Forever. So, sa unang plastic. Sa unang plastic ay may... kalang. Sa unang plastic ay may 1, 2, tatlong shirt. Yeah, tatlong shirt, no? At ang unang-unang shirt ay ito. Wapak ang tawag dito sa mga ganito ay... anong tawag dito? Ayun, ring shirt. Ring shirt tama ba? Ring shirt! Alam ko ring shirt to eh. Teka lang, search natin. Actually, maganda tong ring shirt na to dahil yung tela niya. Kaya gustong-gusto ko rin talaga bumibili sa F21 kasi maganda yung quality ng shirts nila. And kasi yung iba, may mga shirts na, I mean, may mga tela na ano, pangit siya, yung hindi nasi-stretch. Ito kasi maganda kasi nasi-stretch dye. So, ito, yung unang shirt, black siya. Ang nakalagay is Troublemaker. Kahit hindi naman, no? Pa-etchos lang. Kasi ang ganda lang, kaya ko lang binili. Ang second natin ay itong white shirt. Ring shirt din siya, so medyo malaki. Dahil kasi dito, pagka ikaw ay nag-dryer, no? Kasi dito, dalawa yung ano. Ang common dito, pag sa bahay, may washing machine tsaka dryer. Pag dina-dryer nyo siya, after ng washing machine, pag dina-dryer, medyo nag-shrink pag tumagal. Siyempre, lagi mong lalaban to. Kaya mas okay na bumili ng malaki kesa naman magsisika sa huli. Ang next na ating shirt ay... na-excite ako suotin to. Oh my God! Pink shirt ang nakalagay. Boy Bye. So, maganda siya kasi, ano siya, tahi. Tahi siya. So, yes. Embroidered siya, no? Tara, embroidered. Next one, ay ring shirt din ulit. Ito ay plain white with, ano siya, yellow outline sa mga ganter. Ang ating next shirt ay same thing din, pero pink lang. Ewan ko pink or violet, something. Purple, ewan ko, dark purple. Dark purple ang pot. So, ayun, basta yun na yung kulay nun. Ewan ko, magenta ata tong hype na to. Sa ating second bag ay... ano? Wait lang. Actually, hindi naman to sa Forever 21 eh. Ito, isa lang pala yung shirt ko na binili dito. Wait, nakabag pa. Pero siguro different day ko binili. So, ito ay orange naman, no? Ano siya? Hindi ko alam kung anong tawag sa ganitong shirt. Pero ano siya? Parang crop top. Tapos, sobrang luwag nung manggas. Hindi mo alam kung pinutol na sweater o ano. Size large to kasi ewan ko, nag-iisa na lang ata siya. Nag-iisa na lang siya kaya sinamahan ko. Gago! Ito namang second item natin, second item, second bag natin ay galing sa Urban Outfitters. At ang binili ko dito ay LA na cap. So, medyo ito yung putik na ang sakit sa bulsa, no? Kasi maganda siya, gaya pa. Medyo pricey talaga tong buwis set na to eh. Pero ang ganda niya, guys. Good quality naman, and yeah. So, ito ang binili ko, no? Nagamit ko na kasi to, so... tinanggal ko na yung price tag and shit. Ito naman, parang pang Liza Soberano na ano, shades. Liza Soberano, kahit ang mukha mo ay pang Liza Siguera. Yun, ito na, maganda yung ano niya, shade niya. Hindi ko rin alam, di ako mahilig sa ganito dati, pero naisip ko na baka bumagay sa akin, no? Siyempre, tinry ko muna bago ko bilhin. So, okay naman sa akin pagmumukha, kaya binili ko na. So, this one ay, ano lang to, parang spec lang siya, specs. So, ito ay clear shades. Hindi ko alam kung anong hugis ng frame niya. Parang pang Korean siya. So, binili ko na din. Next namang ating store ay galing sa H&M. Una-una sa ating list ay itong white na long sleeve shirt, no? Super haba niya. Hindi ko alam kung bakit. Basta, binili ko lang. Actually, hindi ko nga finit to. Finit ko to sa bahay na. Pagdating namin sa bahay. So, medyo gusot na, no? Pero, maganda to. Ipang, tawag dyan?
Maganda to ipang partner sa shorts, no, maong shorts. Talagang yun talaga inisip ko pagka ano ko eh. Next muna ay isang t-shirt na naman. Mahilig ako sa t-shirt kasi yun naman malaki ang braso. So hindi ko kaya rin na mag-sleeveless. Nagsisleeveless ako pero minsan lang. Pero ito kasi parang pang daily, ano nyo, gala nyo. Pwede na to. Next one, ito ay... Yan. Ito na yung last item natin sa H&M. Denim jacket, no? Yeah. Denim jacket na may mga ano-ano sa likod. May mga tahi-tahi sa likod, no? Ang nakalagay sa likod ay Dream Don't Doubt. So, motivational. Meron din to sa harap eh. Ayan, nakalagay Curiosity is contagious. Wow, hindi ko alam ibig sabihin nung basta nakalagay na yun dito. Kumuha ko ng mas malaking size kasi for me, mas okay ang denim jacket pag oversized, no? Parang mas maganda tignan. Hindi ko lang alam, oh. Siguro para sa akin lang yun. Kasi yung iba kong denim jacket, medyo ano, fit sa akin yun. So, why not try na mag-oversized? So, feel ko maganda naman yung fit nito kahit oversized. So, ating next one ay galing sa Nike store. Ito lang yon. So, black shirt ang nakalagay. Own the summer, dominate the fall. So, hindi ko naman ginusto yung design nito. Wala lang. Bumili lang talaga ako yun kasi ewan ko kasama ata sa promo. Ating last store ay actually meron pang iba pero ito yung last store na damit. Yung iba sapatos nito. So, this one is from Zumiez. Ito talaga nung nakita ko yung store na to, nung nagagala ako sa mall. Na-hype talaga ako kasi dito yung mga, ewan ko, dito yung mga brand na pang ano, pang hayop beast, no? Ito, dalawang shirt lang ang binili ko doon, no? First na binili kong shirt, ito ay Champion! Pero hindi ko lang talaga afford yung Supreme, no? Alam niyo nung masakit na masakit sa bulsa yun, magluluha muna ako ng dugo bago ko makuha yung Supreme na yun. So, hindi ko na lang papangarapin. So, yun nga, as what I've said earlier, no? Ang naisip kong forma dito ay, syempre, titiklop nyo or tuck in or like, itatie nyo siya. Yun nga, ito short or like ripped jeans, pwede rin white sneakers, no, tapos high socks, yung mga ganun, yung pa-hype bae, medyo, basta magigets nyo yung sinasabi ko pag na-search nyo sa internet, no, yung mga hype bae na formahan. Hype bae kasi is for girls, no, na parang babae na hype beast, ganun. Ang hype beast kasi pang mga lalaki lang yun. So, itong hype bae, yung mga pang babae. Yun, ating next na shirt ay isang treasure shirt, no? Kahit hindi naman tayo skater, nagfe-feeling skater lang tayo, no? Medyo may magra-rant sa atin dito na hindi ka naman skater, ba't ka bumibili niyan? Ano bang pakialam nyo, no? Kikil nyo si ako, eh. Walang pakialaman ng trip, no? Trip ko to, eh. Kahit di ako skater, eh, no? Nakakanay. So, itong ating first na bubuksan ay from Adidas. So, sa mga magra-rant dyan na hindi po yun Adidas, hindi ko alam sa pronunciation nyo. Yun na yun. Ibang school, ibang pronunciation, di ba? Ito ay Adidas Tubular Shadow Knit, no? Wow. Wow. Nakakanay. So, ito, ang colorway niya ay cream white, no? Ayan. Ayan. Kita nyo ba? Cream white. Then, ang kanyang laces ay pastel pink. So, medyo, hindi ko alam, na-attract ako sa pastel pink, kainis. Yan, maganda siya kasi parang low-key, ano siya, low-key Yeezy, pero hindi siya Yeezy, no? Ang nagustuhan ko dito is, para kasi siyang Yeezy. Yun ang nagustuhan ko dito. And, bagong labas din to, siguro, hindi ko alam kung kailan to ni-release. Medyo bago-bago pa to. Kasi ang new release ngayon is yung Pharrell Williams ata. Bago yung Pharrell Williams, yung EQT. So, hindi ko alam pinagsasabi ko dito. Siguro sa mga may alam dyan. So, ang ating second na bubuksan ay from Nike. Nakaka-Nike. This one is Adidas. Nike Huarache. Ang colorway niya. So, ang colorway po sa mga hindi nakakalam. Yun yung parang kulay sa mismong sapatos. Colorway nito is like olive green. Para siyang gray pag malayo. Pero pag tinignan nyo, olive green talaga siya. Ayan, no? So, ayan yung colorway niya. Bahala na kung saan ko susuotin ito. Pero sa ngayon, hindi ko muna siya suotin dahil puro lang naman ako work. Hindi naman ako masyadong gumagala. And
tsaka na lang to. Ang next nating bubuksan ay itong Vans, no? Vans off the wall. Ang next sapatos natin ay feeling skater talaga ako. My God! So, collab siya ng Thrasher tsaka Vans. First time to na may ganito akong klase ng shoes. Yung slip-on lang, walang sintas. Yung para pinapasok lang talaga. Ito ay super comfy. Kung ikaw ay mag-shopping lang or magsusukat ng kung anik-anik na kailangan tanggalin ng sapatos. So, ito yung parang i-recommend ko na pwede mong isuot dahil syempre pag sapatos, magsisintas ka pa and shit. So, ito, tatanggalin mo lang din. Para syang mga ano, Toms, yung mga ganern. Yun, recommended ko to sa mga taong mahilig gumala at mag-shopping. So, ito na nga ang ating last na item na bubuksan for today and I can say na ito ang pinaka-hype, no? Isa sa mga pinaka-hype. Hindi naman siya pinaka-hype, pero isa siya sa mga naka-line up na hype ngayon, no? Nagtanong ako nito dati sa Twitter kung ano mas maganda, kung NMD or Ultra Boost. So, ito po ay Adidas Ultra Boost. Pero hindi siya yung kulay na pinost ko sa Twitter. Kasi supposed to be gusto ko ay triple white, pero dahil out of stock, no? Dahil ano nga to, hype to ngayon. Ang kinagandahan nito, Ang kinaganda nito is yung sole niya. So, this is the sole. Suelas in Tagalog. Ang sole niya is styrofoam, no? Ang sarap-sarap niyang suotin, no? Lasang tanga. Nakakanay. Diyan na nga nagtatapos ang ating haul for today. Tayo po ay kasalukuyan, no? Kasalukuyan. Habang ginagawa ko tong video na ito, no? Tayo po ay kasalukuyan nasa 97,670 subscribers, no? Onting-onti na lamang, no? Ayun, maraming salamat. Kanina pa ako nagpapaalam. Let's see, piste! Maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next video. Bye!